Hi. Hi, Eric. Hi. Hi. Ano? May kwento ka na sa akin ni Danny. Oh, si Danny talaga, oh. Wala na tuloy yung mystery ng first date. It's okay. I think you're more than what Danny told me about. Siguro, lemonade na lang. Hi, this is Evelyn. Thank you for calling iHub One. How do I help you? Yes, sir. Please wait. Pa yun. Hey, sir, wait, no, that's not for you. Akin na nga to, Evelyn. Sir, I apologize for the wait on this untoward incident. I will gladly to redirect you again. Thank you for calling, I have what? Evelyn, ano ka ba? Ang tagal ko nang tinuturo yan sa'yo, ah! Ba't ka nagsasalita habang naka-open yung linya mo? Dapat pinapatay mo muna! Nag-mute ka muna! Mali ba ang mga standard greetings mo? How can I help you? Not how do I help you? Sir, nakalimutan ko ho kasi. Ang hirap naman ho yung nandito ka tapos may makakausap ka na mga galit na Amerikano, sir. Kaya ako nga kayo tinitrain mag-handle ng irate callers. Are you listening? Nakikinig naman ako, sir, eh. Pero huwag niyan man akong maliitin. Kalo niyan man kung sino. Parang hindi kayo nagkakamali. Sige, sir. Sa inyo na yan. Kainis. Akala mo kung sinong perpekto. Hello, Ma. Hello, Evelyn. Oh, kamusta ka dyan? Ayos ba ang training? Okay naman, ho. Eh, mabuti naman. Pagbutihan mo, ha? Kaya mo yan. Magpa-impress ka sa trainer para makuha ka kaagad, ha? Anong klase bang hinahanap na style mo? Impressionist? Abstract? It's okay, I'm just looking. Lali ko pala yan. Napadaan ka. Hindi ko alam na mahilig ka pala sa mga art pieces. Saan po dito yung painting ni Tita Sol? I mean, Sinag. Yung may depiction ng anak niya. Itong mga ito. Interested? I can give you a discount. Total, bumili naman sa akin ng mother-in-law mo. Close po ba kayo sa anak ni Tita Sol? Tama po bang bakla ang anak niya? Yes! Eric is gay. Sol has told me way back pa nung maliit pa si Eric, alam niya nang bakla ang kanyang uniko iho. Thank you.
kumusta? Kwento mo naman ako about doon sa date niya. Ganda ng abs. Oy, ano? Oy, galingan mo ah. Ito, huwag kang tatamad-tamad ah. Anyway. Okay, ganda ng abs niya. Socket mo lang. Okay naman. Bilis kami nagkasunod. Alam mo, masarap pang kausap mo ng bait. Tsaka alam mo, magka-wavelength kayo. Kasi, hindi mo design mo. I like him. Winner! Anyway, oh, ano kong chika? Mayroon niya naman sa inyo. Ikuha mo lang ako ng beer, ikukwento ko ang lahat sa'yo pagbalik mo, okay? Ano ko, Waitrax? Ayoko, ayoko, ayoko. Sige na, dali! Ay, dalawang light nga! Gary Javier? Sino naman yun? Saan gay ba niya ba na-meet yun? Vince, easy ka lang. Kaibigan ko si Gary. Kaya nalaman ko, lumabas sila ni Eric. Accomplished na interior designer yun. Hindi siya yung tipong iniisip mo. Ano? Kwento ba sa iyo yung Gary? Ano raw nangyari sa meetup nila? Well, the usual, dinner, coffee. Gustong-gusto ni Gary si Eric. In fact, inaayos na nga niya yung schedule niya para magkita sila uli. Si Eric. According to Gary, Eric seems interested. Nag-click sila. Vince, I think it's time for you to let Eric go. I mean, naghahanap na nga ng kasiyahan yung tao. Huwag mo na siyang guluhin. What, Messi? Confirm! Sure ka talaga? Bading si Eric? Oh my God, this is the end of my world. He's the only man I like this much. Tapos yung wala pa din siya. Wala ka ng pag-asa doon. Kaya pala walang epekto sa kanya yung pag-flirt mo noon. Kasi lalaki din ang kinakyon din niya. Oh my God. I'm so sad. Alam mo, hanggang ngayon, hindi pa rin ako nakapaniwalang ba din si Eric. But then again, tanga naman ako pagdating sa mga bagay na ganyan. Pero Bessie, totoo pala talaga, love is blind. Imagine, hindi gumana yung gaydar ko sa kanya. Akala ko naman finis lang, edukado, disente. Yung pala lalaki din ang hinahanap, may gali. Oh, wait, wait. Don't tell me, hindi alam ni Vincent na bading si Eric. Di ba best friend niya yun? Iwan ko ba dyan kay Vincent? Nagagalit sa akin nung nagtanong ako kung bading nga si Eric. Sa bagay, paano naman niya malalaman kung bakla ang isang bakla kung lalaking-lalaki yung tao, di ba? Eric, Eric, umalis ka na. Hindi ka na welcome dito. Ano ba? Kaya ba bilis mo lumandi sa iba? Ano gusto mo na siya? Yung garing yun na ba yung papalit mo sa akin? True. Alam mo, Bessie, medyo din sa mga lalaki pagdating sa mga ganyang bagay. It's not easy for them to recognize kung yung kaharap nila e gay o straight. Alam mo, I'm sure si Vincent ngayon niya lang din alaman na yung best friend niya since high school ay bading pala. But oh well, I guess it's time to let go. Hayaan na lang nating masunod sa impyerno ang kaluluwa ni Eric. Vicky? What?
Di ba marami kang katrabahong gay sa work mo? Paano mo sila pinakikisamahan every single working day kung ganyan pala ang tingin mo sa kanila? Oh, please, can you not give me the whole liberal whatever bull, Bessie? Magpakatotoo ka nga, okay lang na mayroong mga badi, basta hindi natin kadugo. I'm sure hindi mo gugustuhin ang anak mo, kapatid o tatay o asawa mo ay maging bading, di ba? Oh, see? You're guilty. You know, I'm sure one way or another, meron lang tayong certain level of acceptance sa mga bading. I mean, we know they exist, they are a reality, pero sana naman hindi na sila dumami, di ba? Kasi naubusan ako ng boys! Alam mo, Vicky, just stop it. Huwag na natin pag-usapan to. Total, hindi rin naman ako makarelate. Wala akong kamag-anak na bading. Okay. And I think I have to go back to work. Bessie, galing-galingan mo ang pagsustok sa asawa mo, ha? Sana mali ang kutob natin na may kabitsi-bitsi. Have to go! Alright, Bessie. Bye-bye! Thanks for the ice cream. May point nga si Vicky. Wala nga namang tao na ginusto talagang maging isang bakla o magkaroon ng anak o kapatid na tulad nila. After all, we just want to fit in, to be normal. Umalis ka na sabi, bakit ba ang kulit mo? Epic, sagutin mo muna ako! Sino ba kasunod? Oo! Kalimutan. Gusto ko na mag-move on. Gusto ko na magmahal ng iba. Mahal mo ko, Eric, eh. You still love me. I know it. Mahal na mahal din kita, kaya di ko kahit itong mga ginagawa mo sa akin, eh. Eric, di ko kayang mag-move on. Di kita kayang mawala uli. Ano ba ako nilalaman, Harry? Why are you doing this? Dahil nasasaktan ako. Araw-araw, lalo na sa mga araw na pinapaasa mo ko. Kung ano-anong naisip ko kapag hindi kita katabi. Nakakapagod ka, Vince. Sobrang nakakapagod kang mahalin. Hey. I'm sorry. Naiintindihan naman kita, eh. Eh, hindi na maulit. Magsasabi na ako kay Lali. Eh, magtatapat na ako kay Lali. Lahat ng tungkol sa atin. Huwag ka na mawawala sa akin, please. Serious? Yes. Hindi kita kaya mawala, eh. Magkukonfess ako kay Lali. Sabihin ko sa kanya na di ko na kaya. Di ko na kaya makisama sa kanya dahil Eric, bakla ako, eh. Eric, bakla ako. Mahal na mahal kita. Mahal na mahal kita. Yeah, please, babe. Please give me one more chance. I can only imagine kung gaano siguro kasakit o kahirap ang maging bakla, given the fact na marami pa rin tao, kagaya ni Vicky, ang hindi nakakatanggap sa kanila. Ben, please give me one more chance. Thank you.
kaligaya na masakit din para sa isang babae ang matuklasang hindi siya nag-iisa sa puso ng asawa niya. Na may kaagaw siya. How I wish na mali ako. How I wish paranoia lang talaga ito. Hello? Hey! How's your day? It's great. Everything's great with me. Good. So, are you free now? Let's meet up for dinner. Sir, may problema po ba? Hindi niyo po ba papasok ang sasakyan? Di ba, mamaya na. There you are. Akala ko kung napaano ka na. Kaya tinatawagan kita kanina pa. Lali, can we go out? Tayong dalawa lang para makapag-usap tayo. Pag-uusapan natin. Mamaya na, tara. Magtatagal ba tayo? Si Hannah kasi may sinat eh. Nag-aalala ako, baka lumala. Gary, I'm sorry. I hope you understand. It's okay. Actually, I'm not offended. Unang date pa lang naman yung sa atin eh. And at least naging decent ka nga sa pag-date sa akin. May iba dyan, alam mo, sa phone lang idadaan. At least ikaw, nakipag-ita ka ba sa akin? I mean, you're a nice guy. Decente ka naman and deserve mo naman siguro tratuhin ng maayos. Siguro nga kung wala naman si Vincent, hindi naman ako magdadalawang isip sa'yo eh. Poor me. Lagi na lang mali timing ko. It's okay. Mahal mo yan eh. I truly hope he loves you also. He does. I'm sure of that. Well,
I'm happy for you. Cheers! Ma, ano ho yung reading? 38.5. Mild fever lang naman ito, pero ang takot namin ni Lali, baka mag-shoot up overnight. So itabi nyo na lang sa inyo si Hannah para mabantayan ninyo. Okay? Papabili ako ng medicine. Thanks, ma. Baby Munchkin, why are you sick, huh? Mommy said it's because I'm growing up na, Daddy. Kasi pag growing up na, magkakagulo daw ang mga cells sa body ng kids. Kaya minsan nagkakalagnat daw. Your mommy said that? Yes, and I believe her cause Jason is sick also. Lika, Baby Munchkin. Who's Jason naman? My classmate, Daddy. Hmm? He is always sick. Kaya lagi siyang absent, but he is tall and bigger than Kuya Diego. Talaga? And you know what, Daddy? Hmm. He has two mommies. Kaya lang, wala siyang daddy. Cause he is an adopted child. Talaga? Baby Munchkin, how come you know na adopted child si Jason? Cause he knows that. But Jason loves his two mommies so much. He always hugged and kissed when we visited him with teacher. That's good. That's good. How about you, Baby Munchkin? Is it okay with you if you have like two mommies or two daddies? No. I only want you and Mommy. I love both of you so much. Your mommy and I, we love you so much too, Baby Munchkin. Masikip na tayo kung dito ka rin matutulog. Tsaka yung baby sister mo may sakit, kaya baka mahawa ka lang sa kanya. Sige na, go to your room na lang, ha? Come on, give mommy a good night kiss. Fine. Manang, kasamahan na lang po. Ay, apo, mami. Alika na, Jeka. Night. Gusto mong ikuha muna kita ng coffee bago tayo mag-usap? Mag-usap? Sabi mo, you wanted to talk to me na tayo lang. Tulog na si Hannah and I don't think gigising pa yan. Kaya dito na lang tayo mag-usap. Tungkol saan ba? Gaga! Naniwala ka talaga sa bola ng jowa mo, ha? Ang ganda-ganda mo, Eric. Hiyang-hiya ako sa'yo. Danny, I trust Vincent. In the first place, yung marriage niya with Lali is a sham. Okay, nakakaawa si Lali, nandun na ako. Pero hindi ba mas nakakaawa siya dahil hindi niya totoo kilala si Vince? That she's been living in a lie? And how about Vincent? Gusto mo ba habang buhay na lang siya magpanggap na masaya siya with Lali? How about their kids, Eric? Danny, kaya ba na konsensya mo mula yung daddy nila? Hindi ko desisyon to. Desisyon to ni Vince. God! Alam naman nating lahat kung gaano kahirap magtago ng pagkatao. I mean, lahat tayo bago nag-out,
dumaan sa self-denial, sa self-loathing. Sa pagdarasal araw-araw na sana hindi lang tayo nagkaganito. Tapos ngayon, gusto nang mag-out ng tao, gusto nang pigilan ko dahil may mga anak na siya. True, true. Babe, huwag mo nga siyang kampihan. Danny, hindi ako naghahanap ng kakampi. Hindi ko pipigilan si Vincent kung anong gusto niya mangyari. And sa tingin ko, kung mag-out man siya kay Lali, he will still remain a good and responsible father to their kids. Huwag mo akong kausapin. Hoy, halika na nga. Umalis na tayo, manood na tayo ng sine. Halika na! Babe, alas 11 na, no? Wala nang sine. Eh di, umalis na tayo dito. At ikaw, Erica, make sure na totoo yung sinasabi ng Vincent na yun at hindi ka binubola. Babu! Halika na! Ano? Nag-walkout na ako, di ba? Pinabalik pa? Patay gutom? Halika na! Sumukanya kami! Ah, wala yun. Naisip ko lang na gusto kong makapag-banding tayo. Para makapag-usap tayo tungkol sa ating dalawa. Kung paano pa nating magagawang mas strong pa yung marriage natin. Kung paano kita ma-assure na ikaw lang talaga ang para sa akin. Wala nang iba. Kasi praning ka lagi. Yun lang naman. Kaso, since may sakit si Hannah, some other time na lang. Kaya, tara, tulog na tayo. Sa kanya. Kahit na alam kong may mga bagay na akong nalaman na nagsasabing may mga tinatago nga sa akin ang asawa ko. Pero ako'y isang asawa na nagmamahal lang. Kaya nang gabi yun, pinilit kong burahin sa isip ko ang mga ebidensya at pagdududa sa isip ko. Alang-alang sa katahimikan ng loob ko, ng pamilya ko. Stan, kamusta na yung sasakyan ni Mr. Nuevas? Pinaparabing na lang yun. Pwede na natin pa-deliver yun mamaya. Good. may bisita ka nga pala. Sino? Yung dati nating client, nandun siya sa loob. Anak, tamang-tamang dumating ka na. Paalis na rin ako magre-report sa ako sa kumbento eh. Kumusta pala ang training mo, ha? Okay lang ho. Yung mga bata. Nasa eskwelahan na. Oh, ba't magkakapi ka? Di ba wala ka pang tulog? May gagawin pa kasi akong homework eh. Sige naman, lumakad na kayo. Oh, sige, bahala ka. Basta bumabi ka ng tulog, ha? At papasok pa mamaya. Opo, Mami. Okay.
Vince, magkakamali siya lang yan dahil sa ginagawa mo. Eric, Eric, di ka dapat ang punta dito. Bakit ba? Itatanong na naman ako eh. Gusto ko lang kontakin yung insurance kung okay na ba yung coaching na nakao. Oh, si Stanley nag-aasikaso. Teka, tawagan ko siya para... Hindi na. Kakausapin ko lang siya mamaya paglabas ko. May bibigay kasi ako sa'yo eh. Ano yan? Susi sa condo. Para hindi ka na makasal to go in and out. Naman. I'm so relieved na tinanggap mo. Relieved? Oo, kasi bago ka pumunta dito, inisip ko na kung hindi mo kinuha yung susi, baka hindi mo nagawa yung mission mo. So, nakausap mo na ba si Lali? Nabanggit mo na ba sa kanya? Kinausap ko na ba si Lali o hindi pa? Yes. I did. Yes, I did. Oh my God. Ano sinabi niya? Anong ginawa niya? Kinaway ka ba niya? Nagalit siya. Iyak na iyak. Pero eventually, naintindihan niya rin ako. Bait talaga ni Lali. I just wanna give her a hug right now. Pero, nabanggit mo ba yung tungkol sa akin? Yung tungkol sa atin dalawa? No. Oh, not yet. Basta, sabi ko lang sa kanya, that I'm gay. Naihirapan na ako. Gusto ko nang makipaghiwalay. It's a long story. Tsaka, eh, masyadong sensitibo para pag-usapan natin dito eh. But the gist of it is that tinanggap na niya yung desisyon ko. Except, gusto raw niya na sa bahay lang muna ako tumira para di masaktan yung mga bata. It's okay, babe. One small step at a time, okay? But I'm so proud of you. I want to give you a kiss right now, kung pwede lang. Thank you. I'm sorry, I really have to go. Pero pupunta kita mamaya sa condo after work. Sure. Of course. Wait. Trabaho ka pa eh. Okay, go ahead.
Lali, kakaalis lang ni Vincent eh. Nagkasalisi kayo. I know. Nabanggit niya nga sa akin na may kailangan pa siyang daanan. Bukas ba yung office ni Vincent? May kukunin sana kami para sa schoolwork ni Diego eh. Ayoko nang dumaan ng bookstore. Oo, bukas. Pumasok na lang kayo. Sige, thank you. Sige. Let's go. Oh, dito na ako. Dito na ako. Kakalabas ko na sa elevator. Good. I'm still here in the kitchen, ha? May susi ka naman, di ba? Pasok ka na lang, ha? Hmm, yeah. Paano? Nakalimutan ko yung susi. It's okay. Pagbubuksan na lang kita ng pinto. Wait lang. Ay, sige, sige. Oh, Diego, marami na to, ha? Baka sayangin mo lang. No, ma'am! Sige. Halika na, hinintay na tayo ng baby sister mo. I need some paper clips also, ma'am. Tsaka fastener. Sige, ha? Sandali. Paper clips. Ano? Minsan, dumadating sa buhay ng tao ang pangangailangang magdesisyon sa papasukin niyang yugto sa buhay niya. Pagpasok niya sa desisyong yun, alam niyang hindi na siya makakabalik pa sa dating buhay niya. Ma, anong ginawa niyo? Bakit po ang tagal niyo? Are we going home na? Babalik tayo sa office ni Daddy, anak. May babalik lang si Mami, tapos uuwi na tayo. Room 1720. Yun ang nakita ko doon. Tell me, ano yun kung mali ako? Oh my gosh, Bessie, baka nga tama ka. Baka susi yan ang loveness nila nung kalukadidang niya. Eh pero kung room 1720, di kaya kondo yan? Kapal na mukha nila. Pakondo-kondo pa sila. Sana lang hindi asawa ko ang gumagastos nun, ha? Oo, relax. Ayan ka na naman. Huwag mong gigirahin si Vicente, ha? It's very crucial na kalmado ka at this point. Then, baka lang kunyari wala kang alam. Don't give them a reason to plan something, okay? I know. I don't want not to eat, Yaya. Mommy, busog na po ako. Paano po yan, ma'am? Na hindi naubos ang food niya. Sige na, kailangan ko asikasuhin si Hannah. Ito. No. I don't like Yaya. Manang, ako na po. Ako na mapapakain si Hannah. You better finish your food, young girl, para gumaling ka na. Sige ka, magagalit na si Mommy. Sige na, anak. Konti na lang to. Come on. No. Paano mo iinumin yung medicine mo? Sige na, anak. I don't like po. Hana. Oh, ba't bumangon ka na agad? May sakit kasi si Hana eh. Kailangan maabutan ko siyang gising habang... Tinga, habang gising ko siya. Hindi pa tayo nakakapag-usap eh.
Hindi ko pa nakakwento sa akin yung pag-amin mo kay Lali. Ano pa ba kailangan malaman, B? Just be glad na alam na ni Lali kung ano ako. Soon, kapag okay na siya, sabihin ko na yung tungkol sa'yo. Please, I really need to go for my kid. Okay? Okay. Thank you.